And that from a child, thou hast known the Holy Scripture. What is the Holy Scripture? The Holy Scripture is the Word of God, and the Word of God is the law. Say, pareho lang po yan. So ito po yun. Nasabi ay ganito. All Scriptures, we said all the law, is given by inspiration of God, and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17. Ito po yung purpose. Why God gave us the Scripture? Why God gave us the Word of God? Why God gave us the law? Ang sabi po rito, that the man of God may be perfect. Okay? Maging perfecto. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good things. Okay? So, magiging perfecto tayo sa pagitan ng mga salita ng Diyos. Na ating ano, tuto pa rin, ating pong susundin. Okay? So, nakuha po natin. At yun po ang tanong ng tao, nagawa mo na ito eh, ano ba akong lang? Ang sabi ng ating Panginoon, gusto mong maging complete, gusto mong maging perfect. So, ang sabi ng ating Panginoon Kristo ay ganito. Jesus said to him, if you wish to be complete, go and sell your possessions and give to the poor, and you will have treasures in heaven, and come follow me. But when the young man heard this statement, he went away grieving, for he was one. So, ang ganda ng question, ang ganda ng test ng ating Panginoong Kristo. No? Actually, yung test niya, pasado na eh. Sabi niya, nagawa ko na ito eh. Diba? Pero tinest niya ang taong ito, kung ang taong ito ay mag-iisip ng ano, ng mga bagay na spiritual o mga bagay na okay. Sabi niya, sell your material possession. Okay? Get rid of your materialism. At yung tingnan mo, yung mga bagay o yung mga kayamanan sa sangkalangitan. At tuminsan, pag dito tayo tinetest ng Diyos, tumabagsak tayo. Si Eva, si Adan, gano'n nangyari. Naandun na po sila sa paraiso. Naandun po sila sa spiritual realm. Pero mas pinili nila ang material na bagay. Na inalok sa kanila ni Satanas. Inalok sila ng mga bagay na ano, merong may kinalaman sa lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. At mas pinili nila yon kesa sa bagay ng spiritual. At ang tao ito, nasubukan siya na ano, mas pipiliin niya mga bagay na ano, material kesa sa spiritual. Okay? Napan natin yun? Dito tayo kung bisa nasusubukan. Gusto natin ang eternal life. Alam natin, meron tayong faith na heaven is reality. Meron tayong faith that there is an eternal life in heaven. Meron tayong faith na ano, ang heaven, kung ano man yung mga bagay na mahalaga dito, inaapak-apakan lang doon. The gold, ang gold repayment lamang. Naniniwala tayo roon. Naniniwala tayo, ito'y totoo. Pero kapag tayo sinusubukan na kung ano ang pipiliin mo, mas pipiliin natin yung mga bagay na nandito sa lupa kaysa yung mga bagay sa kalangitan. Naniniwala kayo ni America. There is an America. A country which is called United States. Diba? Naniniwala tayo maganda ang buhay doon. Compared to our life here in the Philippines. And if someone promised us that he will bring us to America,
Easily sabi natin, okay. At kung sasabihin right now, sasabihin natin, sige. Diba? Bakit? We know that America is reality. And when we go there, maganda magiging buhay natin. At kara-kara sasabihin natin, oo. Pero when someone will tell you, right now, I will bring you to heaven, ano sasabihin natin? Teka muna. Teka muna. Bakit? Mas gusto natin yung lupa eh, kesa kalangitan. Pero kung tunay tayong susunod sa ating Panginoong Kristo, mas pipiliin natin ang kaligayahan ng sangkalangitan kesa dito sa kaligayahan. Kaya nasabi po sa Kulos. Wala yung Kulos. Okay, sa Kulos, ganito po ang ating mabasa. Ang sabi po doon, therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above. Okay? When Christ is seated at the right hand of God, set your mind on things above, not on things that on earth. At itong mayaman ito, ano? Nasaan ang mind niya? Saan nakaset yung mind niya? Bakit siya nasubukan? Dahil ang taong ito, ang setting ng kanyang mind ay sa mga material na bagay dito sa lupa, hindi yung mga bagay sa sangkalangitan. At kuminsan ganun tayo nasusubukan. Pero kuminsan yung mga denomination, alam niya, alam ng mga denomination kasi kung paano nila utugin ng tao. Alam nila kung anong gusto ng tao eh. Alam nila ang mga denomination, ang gusto nila yung, ang gusto ng tao yung mga bagay ng kaligayahan dito sa mundong ito. Kaya doon sa kanilang mga religion, pinapasok nila yung mga bagay nito para makakuha sila ng tao.